Hello! So, kumusta kayo ulit lahat, no? Ngayon, magtuturo na naman tayo ng tungkol sa may printer. Ngayon, guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ka mag-print ng pinaka-highest quality na printing sa may Epson na L120. Ang madalas kasi, guys, sa problema ng Epson L120, yung software niya, no, o yung app na ginagamit niya, wala siyang photo enhance, no. So kung hindi mo pa napapanood yung video ko kung paano magkakamero ng photo enhance o pwede ka magprint sa matte or gloss na photo paper, mas maganda panoorin mo muna ang video na to, no. So video, pasok. Hello! So sa vlog na to, may bago na naman ako ituturo sa inyo, no? So lalo-lalo na sa mga user ng Epson na L120. Ang madalas kasi nagiging problema rin ng Epson L120 ay yung panagpiprint ka ng mga picture. Kasi nangyari dyan, guys, pag nagprint ka, ang wala kang ibang option, no? Nagiging option mo lang is yung plain paper lang. Kailangan kasi pag nagpiprint ka ng images sa photo paper, kailangan nung mapili yung Epson na premium gloss, ano kaya matte, no, para makapag-print ka ng maganda sa photo paper mo, no. Pag nag-try ka kasi mag-print sa L120, ang nagiging option mo lang ay yung plain paper, no. Tapos pag pinprint mo ng ganun, kahit i-high mo pa yun, ang pangit pa rin ang kalalabasan ng print mo, no. So guys, tuturo ko sa inyo kung paano kayo magkameron ng option na pwede nyong piliin yung premium gloss at yung matte na photo paper para i-print nyo lang mas maganda yung mga pictures nyo. So guys, kung hindi ka pa subscriber sa channel ko, meron ako mga tinuturo dito na kung ano-ano kadalasan niya tungkol sa mga printer, no. So huwag mo kakalimutan mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell para lagi ka updated sa mga video na to, no. So madali lang to, guys, no. So saglit lang to, so ituturo ko na sa inyo ngayon. Mga owner ng L120, ito siguro yung namimiss nyo sa mga dati nyong printer, no. Ito yung pwede ka magprint ng photo print, kumbaga magpiprint ka ng enhance, no. Kasi ang madalas kasi nangyari dyan, guys, halimbawa ito, halimbawa magpiprint kayo, no. So ito yung sample, no. Ayan, so magpiprint tayo sa L120, tapos kung titingnan nyo yung printer property, sa mapapansin nyo dito nakalagay lang plain paper. So wala yung dating option na pwede ka mamili ng glossy saka ng matte, tapos pwede mo siyang tataasan mo yung settings niya, no, para maganda yung picture mo. Kasi guys, pag nag-print kayo ng standard lang or yung paper lang, pangit yung print niyan kasi ang binabasa niya lang is asban paper lang siya, no. So walang option na ganun pag bumili ka ng Epson L120 kahit sa driver niya o kahit sa website ka ng Epson mag-download ng driver, wala kang makikita doon sa option na pwede ka mag-print sa gloss or matte photo paper. So paano ang solusyon doon para makapag-print ka sa photo or matte na photo paper, no? So ganito lang yan, guys, madali lang yan, okay, mag-alala. Dito sa may description below, makikita nyo doon, meron doon download link, no. So i-click nyo lang siya, so dito kayo dadali noon. Okay, yan. So pag nandito na kayo sa site na to, i-click nyo lang tong accept. Yan. So once kinlik nyo accept, mapapansin nyo dito, meron na siyang dinadownload, no. Ang dinadownload nga pala natin ay yung driver ng Epson L110. Mas lumang version ng L120. So, pwede ba yung gumana, no, guys? Oo, gagana to. Okay, mag-alala, no? So, ang gagawin lang natin sa kanya, pag na-download nyo na siya, double-click nyo lang, no? So, para ma-install natin siya. Okay, yes. Yan, so, mapapansin nyo yan. Tapos, i-okay nyo lang to. I-okay nyo lang to, guys, no? Yan. Okay. Agree. Next nyo lang yan. Alam nyo naman yan, eh, no? Pag nini-next lang pa nagda-download kayo. Okay, so yan, magpa-prompt siya. So hindi madidetect yung Epson L110, no? So ang gagawin nyo dito is, guys, is manual, no? So manual detection lang siya. Yan, so yan. Ako kasi marami kasi akong printer, kaya yan, mapapansin nyo naman dito yun, eh. Kung iisa lang naman yung printer nyo, ang lalabas lang dyan, meron dyan isang USB. Okay, may USB dyan, tapos nakalagay dito, printer port. No, so ako kasi marami kasi akong printer, kaya marami akong USB na nakalagay niya. Makikita niyo yan, guys, no? Kasi okay nyo lang. Yan. So pagka okay nyan, lalabas na to, so okay nyo lang ulit. Okay. So yon. Ganun lang siya kadali, no? So try na natin mag-print. Guys, pag mag-print na kayo, limbawa yan, di ba yan, no? Print. L120, no? So guys, hindi nyo ito pipili yung L120. Ang pipiliin nyo ay yung L110 na driver. Yan, o. No? Okay, pag pinili nyo siya, guys, titingnan nyo yung printer properties. Then yan, mapapansin nyo siya, meron na siyang option na Epson matte or Epson premium glossy. Yan, so merong high. Yan, may makikita nyo na meron na siyang high. So pwede na kayo mag-print ngayon sa photo paper.
Okay, so madali lang siya, 'di ba? Sobrang dali niya lang ginawa, no? Tapos pag pinrate niyo siya, okay na siya. So ayan na siya, guys, no? So ganun lang siya kadali para magka-meron siya ng option na mamili ka ng paper na premium glossy o matte, no, para mas maganda 'yung magiging photo printing mo, no? Ulitin ko, guys, magpi-print kayo doon sa may driver ng Epson L110. Huwag kayo dito sa may L120 kasi pag sa L120, ang mangyari yan, pag pinrinter properties niya yan, wala. Wala siya. Plain paper lang talaga siya, no? So, yan. So, pag L110 ulit, pag printer properties mo, select mo lang yung gusto mong paper type, premium or glossy. Ako madalas kong ginagamit kasi is premium glossy. Yung iba naman, ang ginagamit raw nila, matte. So, depende sa taste niya, no, kung ano yung mas maganda para sa inyo, okay? Pag nag-print kayo, mas maganda yung kalalabasan ng mga images niyo, no? So, yun lang, no? So, maraming salamat. Bye-bye! So yun, guys, so kung napanood nyo na yung video na yun, yun ang paraan para makapag-print ka sa matte or sa gloss na photo paper. Kasi guys, ang Epson L120, wala nga siyang software tungkol sa ganun. Siguro kasi dinisign lang Epson L120 para sa mga document printing lang, no? So yun ang proper hack para makapag-print ka sa mga photo paper, no? Kaso nga lang, may problema ba yun, guys? Kung ang ginawa mo, guys, ay sinet mo na siya ng matte or gloss na photo paper, tapos sinet mo siya ng high, ang madalas na nangyayari dyan, kapag nag-print ka sa may photo paper o sa may vinyl na sticker, pag nag-print ka ng black, ang mangyayari sa may black mo, para siyang may ambon o para siyang natuluan ng tubig. So, hindi siya ganun ka-black. So, guys, ituturo ko sa inyo kung paano ka makakapag-print ng super black, no? Ang tawag kasi namin dito, guys, ng asawa ko ay super photo enhance, no? So kung meron ng photo enhance, ito ang super photo enhance. Pag ginawa mo tong step na to, ang mangyayari, guys, sa may print mo, sobrang ganda ng print mo talaga. Yung black talaga, as in super black talaga siya, no? Hindi na siya yung parang naambunan o parang nabasa ng tubig o may mga konting spot-spot. Dito, guys, talaga makikita mo sobrang pulido ng pagka-black niya. Ang problema nga lang dito, guys, ay kung natatagalan na kayo sa photo enhance na printing, mas matagal talaga to, no? Kasi umaabot ang isang papel nito, umaabot siya ng 15 to 30 minutes bawat isang papel na ipiprint mo, no? So kung willing ka maghintay ng ganun para sa magandang quality ng mga picture, mas maganda, guys, panoorin mo ang step by step na procedure na to. Napakadali lang nito, guys, at wala ka ulit babayaran, no? Kasi lahat, guys, ang tinuturo ko sa mga vlog ko ay libre, no? So kung hindi ka pa subscriber sa aking channel, mas maganda mag-subscribe ka na, no? Kasi marami akong tinuturo ng mga katulad nito na mapapakinabangan mo sa pang araw-araw na buhay mo. Okay, lalong-lalo na may printer kasi nga meron akong printing shop. Okay, guys, no? So kung ready ka na, ito ituturo ko na sa'yo. Yan, so guys, halimbawa magbiprint tayo ng isang picture, no? So gumamit lang tayo ng MS Word para mas madali siyang ma-explain, no? So ang gagawin natin, guys, syempre, dito tayo sa may print, no? Pag lagyan natin sa may print, ang gagawin natin, guys, pupunta tayo sa may printer properties. So kadalasan ang ginagawa natin ito, Epson Matte or Epson Premium Glossy ang pinipili natin na option. So Epson matte, yan ang madalas na ginagamit ng mga nagpiprint talaga, no? Ewan ko ba, ba't mas maganda raw ang matte kaysa pinili mo yung gloss, no? So ang gagawin natin, guys, dito, hindi matang pipili na, nang pipili natin Epson Premium Glossy. Okay, para makuha natin yung tamang-tamang timpla nung kulay talaga at yung black maging super black talaga siya, no? Ang tawag nga namin ulit dito ay super photo enhance, no? So yan, pag napili mo ni Epson Premium Glossy, gagawin nyo, guys, dito sa may baba, standard. So meron pa nakalagay dito, high, no? So pag pinili mo pa rin yung high, hindi pa rin ganun kaganda yung print nun, no? So ang gagawin nyo, guys, ito, more settings. Tapos, kung mapansin nyo, ito yung standard, ito yung high. Ang gagawin nyo, guys, isasagad nyo dito. Yan. Isasagad nyo sa may quality. So pag sinagad nyo sa, guys, sa may quality, ang mangyari dyan, ipiprint nya yung super photo enhanced na printing nya. Kaso nga lang, problema nga lang kasi doon, guys, ay sobrang tagal niya mag-print. No, ipiprint niya ng isang document niyo, mapiprint niya ng 15 to 30 minutes. Pero okay lang yung worth the wait yun. Papansin niyo yan, guys, no, kung titingnan niyo ang print niyo, subukan niyo mag-print ng isang naka-standard, ng isang naka-high, tas yung isa naka-super photo enhance, ang mangyari niyo, guys, mapapansin niyo yung difference. Sobrang ganda talaga nung super photo enhance na tinatawag namin, no. So try niyo yun, guys, no. Pawalan lang kayo ng konting oras lang naman, pero worth it ang every oras na hihintayin nyo na ma-print yung document nyo or yung picture nyo, no? So yun lang yun, guys, no? So ganun lang kasimple ang tinuturo ko ngayon. Sana nasolusyonan yung mga problema nyo na tuwing nagpiprint kayo ng mga black prints ay parang maambon
or parang hindi siya high quality talaga nung pinrint, no? At ulitin ko ulit guys, no, sana mag-subscribe kayo sa channel ko kasi marami akong tinuturo na kamukha nito, lalong-lalo na tungkol sa mga printing, no? So kung may bala ka magtayo ng printing shop o mahilig ka lang mag-print ng kung ano-ano, guys, subscribe to my channel at for sure di ka magsisisi, maraming matututunan, no? So yun lang ulit, maraming salamat sa inyo at sana nag-enjoy kayo at bye-bye. Meron po akong printing shop, no? Gumagawa po kami ng mga labels, thank you cards. Basta tungkol sa business nyo. Halimbawa, meron kayo food business, meron kayong milk tea, meron kayong mga lip tint, mga ganun, no? So, gumagawa kami ng mga labels para doon, no? Yun lang ang ginagawa namin kasi tinanggal na namin yung mga tarpaulin, yung mga t-shirt printing, yung mga mug printing. Medyo pandemic kasi kaya medyo matumal yon. Kaya ang ginawa namin, focus kami sa mga online seller na gusto magbenta online, no? So kung gusto mo ng branding para doon sa mga product mo, no? So nag-offer kami, visit nyo lang yung aming FB page na At The Printing Shock.